Good morning, friends! Good morning, Philippines! Welcome dito sa Realty Philippines TV. Ngayon po ay narito tayo ulit sa Santa Maria, Laguna. At yung ating ipapakita sa inyo ngayon na lupa po ay flatland, mga ka-farmlot, na may total lot area na 2,700 square meters. At bago po natin ikutin yung area na ito, mga ka-farmlot, ay inanyayahan namin yung mga bago po sa ating YouTube channel na kayo po ay mag-like at mag-subscribe para po updated kayo sa lahat po ng video na ating i-upload. Ngayon po, yung lupa na ito ay titulado, may source ng tubig, may irrigation, mayroon pong kuryente at may signal po yung ating cellphone. At ang kagandahan po sa lahat ay naka-frontage mismo po sa Barangay Road, mga kababayan. Okay? Ngayon po, ang kasalukuyang nakikita nating pananim po ay mais at pwede dito mga gulay, mga repolyo, ampalaya, sitaw. Yung mga gulay po na mabilis po maubos sa market, mga ka-farmlot, ito po yung ating mga itatanim dito. Okay? At walang hong problema, mga ka-farmlot, dahil mayroon pong itong 24 hours na patubig, mga ka-farmlot. Ito'y mayroon pong irrigation. Dyan po malapit sa Barangay Road, mga kababayan. Mamaya po ay tingnan natin yung irrigation para po makita nyo, mga ka-farmlot. At ang kagandahan pang isa po ay yung pinakadulo po nito ay nakatutok po doon po sa ilog, mga kababayan. Okay? Yung malapit po sa school na yan, yan po yung ilog dyan, mga ka-farmlot. At puntahan po natin yung area para po makita din nyo, mga kababayan. Ang exact location po natin ay Santa Maria, Laguna. Ang kanyang distansya po mula sa Santa Maria Municipal Hall ay nasa mga 4 kilometers lamang po, mga ka-farmlot. At yung kanyang distansya naman mula po sa Manila East Road ay nasa mga 7 kilometers po lamang. Okay? Ayun po, mga ka-farmlot, ay may nakikita tayong mga taranghita at suha, mga ka-farmlot. At sa unahan po nito ay nandiyan na po yung ilog, mga kababayan. Kaya po pagawin yung itong resort ay napagaganda, mga ka-farmlot. Maliban po sa mini farm, ang atin po ilagay dito, resort, camping site, adventure camp. At pwedeng-pwede dito, mga ka-farmlot, lagyan ho natin ng apartment. Napakalapit lang po tayo dito po sa school, mga kababayan. Diyan po sa likod ng school na yan, nandyan po yung maraming mga community. Maliban po dyan, mga ka-farmlot, dyan po ikot ko yung camera. Pwede dito grocery, pwede hardware and construction supply. Dahil marami po mga napupatayo ng bahay dyan sa unahan. At marami po nagpapagawa ng resort dyan, mga ka-farmlot. At ito, malapit na po tayo, mga kababayan, sa ilog. Okay? Napakaganda po ng lugar na ito dahil po paglagyan ho natin ng resort, hindi malayo po yung ilog, mga ka-farmlot. Diyan po tayo magtayo ng ating pinaka rest house at saka reception, yung tanggapan po ng bisita sa gitna, mga ka-farmlot. At ngayon po, i-close ko yung camera. Yan na po yung ilog, mga kababayan. Mayroon pa tayong nakitang kawayan. Okay? Yan po ay magagamit pa natin pagawa po ng ating mga kubo, ng ating mga cottage, mga ka-farmlot, at pwede po natin ipapaupa sa mga bisita. Okay? At yan po, nakita na po nyo yung area, mga ka-farmlot. At siya po yung ating spotter. Ang pangalan po niya ay si Rinaldo De Villa. At yung trustee naman nitong lupa, mga ka-farmlot, ay si Felix Manigbas. Yan po. Pag kayo ho ay gusto pumunta rito, mga ka-farmlot, ay pumunta lamang kayo dyan sa Barangay Hall ng Barangay Adya, Santa Maria, Laguna. At hanapin lang po nyo ang pangalan na Felix Manigbas. Yan po. Ngayon po, sa mga hindi pa po nakakaalam ng Santa Maria, Laguna, mga ka-farmlot, ang lugar na ito ay tahimik, walang gulo at malamig po yung simoy ng hangin dito, mga ka-farmlot. Malapit lang po tayo sa Sierra Madre Mountain Range. Yan po ay yung malaking bundok, mga ka-farmlot. Nakaraan po ay naroon tayo sa Nacarlan at saka sa Liliw, Laguna. Yung ipinagmamalaking bundok naman po doon, yung Mount Banahaw, mga kababayan. Yan po yung nagbibigay ng malakas na tubig sa dako po or sa south part po ng lalawigan ng Laguna. Okay? Ngayon, dito naman po sa north part ng Laguna, mga ka-farmlot, yan nga po yung bayan ho ng Santa Maria. Yung ating ipinagmamalaking bundok dito ay yung Sierra Madre Mountain. Okay? Ngayon, mga ka-farmlot, kami po ay nananawagan sa mga investors, sa mga may kakayanan naman po dyan na kumuha po ng malalaking lupa. Ang dami po nag-inquire ng maliit po na sukat lamang, yung mga 1,000 square meters pataas, mga ka-farmlot, wala po kaming maibibigay, mga kababayan. Ang tinutukoy ko pong lugar ay dyan po sa
Sampaloc Tanay Rizal. Okay? Kaya po, sa mga investors po na gusto ho kumuha ng malaki, at kami rin po mag-vlog para po ibenta ng maliit po na sukat, mga ka-farmlat. Buwan lang po yung abutin niyan ay maubos, mga kababayan, dahil napakarami po nag-inquire ng mga maliliit na sukat po. Yung mga kababayan nating Pilipino na eksakto lang po yung kanilang mga budget. Okay? Ngayon po, mga ka-farmlat, ito naman po yung irrigation. Yan. Tingnan nyo yung tubig po. At 24 hours yung tubig po dito. Yan po ay galing sa ilog. At ito naman po yung barangay road. At ito naman po yung tubo na galing sa spring. Napakalakas po ng spring dito, mga ka-farmlat. At malapad po yung kalsada na ito. Okay? Ngayon po, ulitin ko lang po yung info nito, mga ka-farmlat. Ito'y 2,700 square meters. May tubig, may kurinti, may signal yung ating cellphone, at naka-frontage mismo sa barangay road. Yan po. Marami po salamat sa inyong pagtitiwala. At muli, from Santa Maria Laguna, ako ang inyong pinakamaliit na kapatid, ka-farmlat, sa Himpapawid, Rosendo Saminyan. Ito ang Realty Philippines TV. Mabuhay po tayong lahat.